ang topic natin ay about transportation dito sa Berlin. Ayan. So, kasi madami nagtatanong din sa amin tungkol dito. Oo, lalo yung mga mag-move or yung mga nakamove na or kakamove pa lang. Kaya medyo komplikado rin kasi. Pero, ano, so discuss natin briefly, no, kung ano yung ayun, sa transportation dito. So, may apat na ano modes of transportation. So, una ay S-Bahn. Oh, so, yung S-Bahn ay City Rapid Railway. So, yan yung sa usually sa taas, no? Pero minsan meron nga rin pa ban. Anyway, and then yung U-Bahn. So, yan yung U-Bahn naman is sa ilalim. Oo, yung pero minsan meron din sa taas. Kaya ay nakakalito rin sa underground. And then, okay, and then next is tram. Yan, tram. So, usually yung tram is makikita mo sa east side, sa middle, sa center, at sa east side. So, wala siya dito sa may west side. And lastly ay syempre ang bus. Yan. So yung bus, so may ano, meron tayo ding ano night bus. 'Di ba? Pag may pag letter N sa start, yun yung mga night bus. Oh, ayan. Noon. At mayroong zones dito, may tatlong zones, you know? ABC. Oo, so yung A, ano ba ABC? Oh, yung A is yung zone sa loob ng ring band. So diyan mo usually makikita lahat ng mga tourist spots dito. And yung B, yung B is outside naman. Oh, outside ng ring band. At lastly, yung C, yun yung nasa mga sulok-sulok na. Oh. So, doon kasama yung like, pupunta ka na sa Potsdam. Potsdam or sa Schönefeld na airport. Schönefeld na airport. Ayun. So, pero sa pagbibili ka ng ticket, yung tariff zones yung tinatawag na AB, BC, at saka ABC. So, ayan. Ayun. So, discuss naman natin ng all type of tickets. Oh, so, yung mga tickets na to is pwede siya sa S-Bahn, U-Bahn, tram, at bus. Oo, so, pwede mo siya gamitin dun sa lahat na yun. So, isang ticket lang, pwede mo nang magamit sa lahat. Yun. Okay, yung unang ticket natin ay yung single tickets. So, sa mga single dyan, huwag kayo masyado masaktan. Kahit hindi single, pwede itong ticket na to. Okay, so, ayong single ticket ay ano siya, parang one-way ticket siya na for ano maximum of 2 hours. Yan, tama. Tapos pwede lang siya ano isang direction lang, hindi pwede yung pabalik ka, gagamitin mo pa siya. Okay, yung next naman is ang 24 hours ticket. Yan, for one day, no? Oh, 24 hours ka. So, itong 24 hour ticket is ano, syempre valid for one day at pwede kang magsama ng up to 3 children na may ages between 6 to 14 years old. Sulit ah. Sulit kasi, pero kasi ano, yung mga below 6 free yan. Free sa transport. So, next naman natin ay ang 4 trip ticket. Okay, itong 4 trip ticket is ano siya, apat na single ticket pero isang bundle mo siyang binili. So, yun. So, mas mura siya. Mas mura siya. Kaya, so, yan yung binibili ko. And then, ang short distance ticket. Yan, isa pa. Okay, itong short distance ticket naman ay, ito expected mo ay 3 stops away ka lang. So, for S-Bahn at U-Bahn, 3 stops lang yung pwede niyang, ano yan? Travel. Ay, pwede ka mag-change ha. Kung mare, 2 stops S-Bahn, tapos nagkano ka U-Bahn, isa. Ganyan. Pero, for bus ay ano siya, 6 stops tapos hindi pwede mag-change. Ah, ganun pala yun. So, yan yung ating short trip ticket. So, next naman natin is monthly ticket. So, yung monthly ticket is, ayun, monthly mo siya pwede gamitin. Tsaka, may perks. So, yan. May perks din siya, no? So, after 8 PM, pwede ka na mag-add ng 1 person. 1 adult and up to 3 children. At, pag weekends is anytime. Pwede mo silang kasama. Kaya, kay Jessie, kumakapit ako sa monthly ticket na tayo. Laging sabit sa akin. Ayan lang ah. So, yung mga nag-award dyan, kadalasan nag-offer si company na may part kang binabayaran, tapos sila nagko-cover ng the rest yung company na cover. Oo, ayan. So, ganun yung kay Jessie, di ba? Tama. So, meron din pala tayo yung monthly ticket 10 AM. So, itong monthly ticket 10 AM naman ay monthly ticket din, pero hindi mo siya pwede gamitin between 3 AM to 10 AM. So, next is 24 hours small group ticket. So, ito naman ay up to 5 persons na ticket. So, usually, syempre, kung gagala kayo, ganyan, di ba? Wala kayong mga monthly ticket, tapos gusto nyo madami kayo, mas tipid. Syempre, meron din tayo ano dito, no? Yung 7-day ticket. So, ito yung weekly ticket na for 7 consecutive days. Oo, so anytime pwede. At same din siya ng perks ng monthly ticket. Pwede magsama ng plus 1 adult and up to 3 children. Yeah.
O, saan naman? Sa mga mahilig magbisikleta dyan at dala-dala yung bike nila. Tapos pagod na sila. Meron din. Bike ticket. O, so, ano, pag may dala kang bike sa tren, sa ano, bus, ganyan, kailangan may ticket din yan sarili. Hindi pwede yung bibili ka lang ng ano, single ticket. Oo. Akala ko dati pwede yung monthly ticket kasama kayo yung bike. Hindi pala po yun. May separate ticket. Separate ticket pala ang bike. Okay. At tapos, yung meron din, di ba, mga tickets dyan para sa students, sa mga seniors, yung at more than 65 years old. Or yung mga ano, under unemployment benefits. So, iba yung process ng pagbili ng ticket nila. Kaya parang, ayun, so, information lang. Pag nakikita nyo yung may nakalagay na reduced tickets, yun ay para sa... Para sa nyo ba yun? Para yun sa mga ano, children between 6 to 14 years old. So, reduced yung ticket nila. Kasi diba pag yung mga... So, nakikita yun eh. Yun nga eh, akala ko rin paano yabe. Gusto ko ka din kunin yung reduced. Pinitinit yung reduced para maka-discount. So yan, tapos na tayo sa different types of ticket. Doon naman tayo kung paano tayo bibili ng ticket. Okay. Paano nga ba bumili ng ticket? Siyempre, punta ka doon sa ano, sa machine nila, sa S-Bahn, U-Bahn. Sa tram nga pala, nasa loob ng tram. Pag naman sa bus, dati, nung hindi pa pandemic, pwede ka bumili din sa bus driver. Oo, on the spot, nagbabayad ka ng car. Pero dapat yun, usually coins, kasi bihira. Yung siyempre, may editing sila. Hindi ano, hindi lang yung sakto. Ah, kung ano lang available. Kaya mas malaki pa riyan na lang. At pwede rin, meron ding ano, BVG app. Kaya dito marinig mo, BVG app. So, pipili ka lang ng ano mo, ticket mo. And then, pwede ka magbayad. Sa machine, pwede gamit yung cash points or kaya is card. Okay. Tapos, lalabas, mag-print na lang siya sa baba. Tapos, after yan mag-print, kailangan mong i-stamp. Meron kami papakitang machine dito na i-stamp mo siya. Nakalagay doon yung date kung kailan mo ginamit or start time. So, yan. Bago pumasok, kailangan mo gumitin yun. Kasi, sino ba? May mag-check kasi eh. Oo, may mga random na nag-check, no? Random controllers yan. So, dito kasi, makikita nyo sa mga train stations, walang turnstile, walang, ano, barrier. Kung so, paano ka, So, kaya, ano yan eh. Kasi parang trust system na dapat bumalik. Honesty at saka trust system na bumalik ang ticket. Tapos, minsan, may random din na magko-control ng ticket. Oo, no? So, naka-civilian yan mga yan. Kaya huwag kayong makampante pag di nyo nakikita na may naka-uniform. Kasi naka-civilian yan sila. Surprise! Pag-surprise ka ba? Kasi, ano, pwede pagka biglang pagsara ng pinto, no? Pagsara ng pinto, biglang sasabihin niya. May sisigaw. Parang ticket please, pero in German, di ba? Oo. Okay, so wala kang kawala. Kasi pagka nahuli ka, magpa-fine ka ng 60 euros. Oo. At syempre dito, register tayo, di ba? Naka-unmeldong tayo. Ayan, naka-unmeldong. So matatrack nila yan. Ipapadala yan sa address mo. Bibigyan ka muna ng resibo. Pero pag hindi mo nabayaran, may follow-up yan. At may, ano, syempre, may fine, may multa pala. Kaya huwag nakalimutan, i-stamp yung tickets nyo. Tsaka isa pa, sa mahalaga ng malaman, is paano ba yung, ano, pagka yung sasakay ka dito, hindi yung parang Pinas na dire-diretso ka lang, di ba? Ay, mamadali, unahan. No, dito, kailangan susundin mo na, hayaan mong makababa lahat muna. Muna lahat. Oo, hindi na pwedeng makisabay. Oo, yung hindi pa, pabukas pala po, paso ang susigaw. Oo, kahit yung sa tren or sa bus, gano'n, okay? And ngayon, kasi pandemic, naka-close yung front door. Diba? So, bali sa mid lang or sa likod. Oo, pero usually, kapag naka-open yung front door, better sa front kasi kailangan mo ipakita yung ticket sa driver. Tama. At yung last topic naman natin ay yung ano, kung paano nga ba tayo pumunta sa isang from one place to another. Oo. Kasi yeah. Yun yung nalilito din yung iba yun na paano, ano ba kailangan nila sakyan, di ba? Oo. So, makikita natin, paano nga ba? Siyempre, so, ano ba ginagamit natin pag mag-search tayo? Siyempre, una, Google Maps. Oo, yun na lang, madali lang eh, di ba, Google Maps. Search mo lang from nandito ka sa bahay mo, papunta ka. Tapos, ano yung destination? Oo. So, enter mo lang. Oo, so kung ang example natin dyan, kung ano gusto natin pumunta sa Nollendorf Platz. Oo, yan. Okay, so tinay-type natin yan sa Google Maps. Okay. Tapos makikita mo yung papuntang Nollendorf Platz, kailangan sumakay ka ng Pankow, U-Bahn,
So, oh, yung U2. Oh. So, para makasigurado, sa side ng Uban, pagpasok mo dun sa may subway, makikita mo yung ano, yung list ng mga station na sunod-sunod. Mm-hmm. So, para ito, U2, papunta ka ng Nollendorf Platz. So, U2, Panko. Ganyan. Mm-hmm. So, tapos, makikita mo yung end station niya, yung dulong-dulo, is Panko. So, so, sa Google Maps, lalabas din siya ano yung end station. Yun yung laging nakalagay sa trend. Diba? Mm-hmm. Yung end station. So, makita mo sa Google Maps, U2, Panko. So, ano, direction to Panko pa. So, dapat, ang titignan mo, makikita mo rin dun sa, ano, waiting time. Oo, may waiting time niya sa taas. Type of flash. Mm-hmm. Tapos, dun mo makikita nakalagay Panko. So, dun ang tamang sakayan. True. Okay, tapos, syempre, sa iba, ganun din. I mean, diba? Sa S-Bahn, ganyan. So, tapos, sa bus, nakalagay din naman dun kung saan yung end station niya. Mm-hmm. Yung so, number, tsaka yung end station. Ayan, yung may number din kasi, no? Mm-hmm. Pag U-Bahn, nagsa-start sa U. Pag S-Bahn, nag-start sa S. Pag bus, madaming letters. Pero pag night bus, nagsa-start sa N. Ayun lang, so titingnan mo lang yung number at yung end station. Yun yung mga pinaka-importante para malaman mo kung paano pumunta sa destination mo. Oo, yan. Yeah. Ay, meron ka bang mga na-encounter na kakaibang... Pagka may ginagawang station, di ba? Minsan hindi ka pwede bumaba dun sa station na yun. O kaya naman minsan, kung are, ngayon sa station namin, ginagawa yung station, is pinapalitan nila ng bus. Oo, diba? Tama. Oo. So very ano naman, convenient tsaka madali namang... Tsaka naglalagay sila ng ano, no? Footsteps kung saan ka pupunta pag may something na ginagawa or saan yung kailangan mong i-follow, ganyan. Oo, so, madaling i-follow kasi parang iniisip nila na ano, ito dapat puntahan mo, di ba? Tsaka yun pala dito nga pala sa S-Bahn at U-Bahn, normal nga pala na makakita kayo ng mga taong natutulog or lasing na, maaga pa lang, at doon na nakatulog, di ba? Ayan. Pero hindi naman sila nananakit. Yun yung kaganda. Depende. Okay, ano naman sila? Tulog lang. Ayan. So, yan lang yung discussion natin about sa transportation dito sa Berlin. Okay. So, kung may na-experience ba kayo, may na-experience ba kayong kakaiba, i-comment lang. O, yung ano, no? Yung nakikipagtitigan ka sa Uban. So, hanggang dito na lang. And don't forget to like, comment, and share. Ayan. And until next time, tschüss!